Si Nanay Corazon ang bumubuhay sa kanyang 11 taong gulang na apo. Malaking tulong ang 8,000 pisong ayudang natanggap niya noong unang ipatupad ang ECQ. Kaya inaabangan na rin niya ang pamamahagi ng panibagong ayuda. May maliit ako na tindahan dito sa bahay. Maliit na tindahan tapos ninakaw naman. Ang kapitbahay niya umaasang makatatanggap na ng ayuda matapos hindi mabigyan noon. Nagtanong po kami kay Kagawad at sabi, kailangan daw pag nagbigay ng papel, matik na pipirman, i-sasubmit ka agad, kaso wala po kami dito. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, inabisuhan sila sa pulong ng Metro Manila Council at IATF na kapareho noong nakaraang budget allocation para sa ayuda ang matatanggap nila sa bagong round ng financial assistance. Mas magiging madali ho ngayon sabagat meron na tayong master list. Kasi kung sino ho yung nakatanggap ng huling ECQ ayuda, sila rin po yung ngayon. Ang diskarte sa San Juan, mamamahagi ng serial numbers sa mga residente batay sa alphabetical order ng mga pangalan. Target na makapamahagi ng ayuda sa 100 residente kada isang oras sa bawat barangay. Mamimigay naman ng food packs sa mga residenteng apektado ng granular lockdown. Ang mga magsasagawa ng community pantry, pinakiusapang makipag-ugnayan sa city government at barangay para house-to-house distribution ang maging sistema. Hiling naman ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na mabigyan ng flexibility ang mga LGU o payagan silang amyendahan ang listahan ng mga tatanggap ng ayuda. Aniya, tiyak na marami ang nadagdag na beneficyaryo dahil mas marami na ang naghirap sa gitna ng pandemya. Kung ang listahan manggagaling pa rin sa DSWD tulad nung nangyari nung nakaraan, kabayan, naging mahirap, maraming nawawala sa listahan. At dahil ang ginagamit na listahan dati ay ang batayan ay 2019 pa, isang taon na o dalawang taon na ang tagal nito, ay maraming hindi na isasama. May tugon naman ang MMDA sa mga bago lamang nawala ng trabaho at wala sa listahan. Yan pa ang ina-arrange ngayon ni Jonathan Malaya, itong grievance committee. Paano kung ano ko dyan, nawalan ako. Pero ang tanong naman, baka ibigay naman pera naman dito sa baba, eksakto-eksakto yung pera, base doon sa lumang listahan. That could be another problem, di ba? Kasi dadagdag ka eh. Kung dadagdag ka, kung ineksakto binigay sa yung pera, ano yung pandadagdag mo naman? Ayon sa DILG, tiyak namang mabibigyan ng ayuda ang mga benepisyaryo ng 4Ps, mga no work, no pay sa ECQ at mga senior citizen na walang kita. Isinasapinal na ang listahan ng mga tatanggap ng ayuda na may 11.2 billion pesos na pondo. May meeting kami sa DSWD rin sa lalong madaling panahon kasi kailangan natin maibigay itong ayuda, lalong-lalo sa panahon ng ECQ. Ino-overtime naman ng ating small working group yung nangangalaga dito sa pagbibigay ng ayuda. Pwedeng maging kombinasyon ng paglalatag ng distribution points, paggamit ng financial delivery at house-to-house ang pamamahagi ng ayuda. Ara Perez, ABS-CBN News.